country, the Philippines, in 2018. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon, Jesucristo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Father, in the name of Jesus, we thank you for today, O God. We thank you for the leading of your Spirit. We thank you, God, Lord, for the angels are worshiping with us, Lord. Salamat po sa araw na ito, sa bukas na kalangitan na pinagkakaloob nyo po sa aming lahat, O Diyos. Lord, we remember in prayers our senior pastors who are in Quezon right now, celebrating Quezon family anniversary. Salamat po sa kanilang buhay. Gamitin nyo po sila doon, Panginoon. Let the great manifestation of your Spirit be experienced in that place, O God. As well as here, Lord, sa aming kalagitnaan, ang banal na Spirit ito ng Diyos ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, maghasik ng kanyang anointing sa aming mga buhay. And Lord, thank you, God, Lord, as we celebrate this day with you, we give you back all the glory, honor, praise. You alone deserve it, Lord. In the name of Jesus, we all say Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We may all be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. You know, it's just like 17 days to Christmas, no? Ilang araw na lang talaga, no? Almost a little over 2 weeks at Pasko na, and a little over 3 weeks, 23 days to be exact, ay magpapalit na tayo ng ating mga kalendaryo. Amen. Sino po sa inyo ang excited sa mga araw na ito at mga araw na susunod pa, taas ang kamay? Amen. Ba't po kayo excited? Kasi Pasko na. But more than the festivity, more than the season itself, alam natin, we're excited that God is still accomplishing things for us. Na meron pang mga bagay na ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi pa tapos si Lord sa taon na ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. So if you think like, no, ang dami na nating mga naranasang mabubuting bagay sa Panginoon, think again. Marami pang nakalatag ang Panginoon sa atin. Amen po ba? So kung tayo po ay nandito and we have this expectant heart, you know, I pray that the Lord will continue to meet every need, no? Na ang Panginoon sa kanyang banal na Espiritu ay magpatuloy na magbigay sa atin, no? Ng kasiguruhan sa mga bagay na ating inaasahan. And I'm sure marami sa atin, if we be given the chance to hear yung mga testimonies natin, marami na sa atin ang makakapagpatotoo sa mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon. And you know, recently, meron tayong isang kapatiran dito sa JCSGO. His heart is really overwhelming, and my heart is too as his pastor. And I'm sure na kayo din na mga nakakadaong ang palad niya, no? I'm sure kayo din ay nagiging or nagkaroon ng kasiyahan para sa kanya. At nais ko po itong ating kapatiran na ito na magpatotoo sa umagang ito tungkol sa kanyang naranasang pagpapala ng Panginoon only this later part of the year. No, ay talagang ang Panginoon hindi pa talaga huli o hindi pa talaga natatapos. So if you think like the year is finished, hindi pa. Even with the few remaining days of the year, ang Panginoon can still, you know, make a run for the blessing, no, that is due to us this year. So without much ado, gusto ko pong bigyan natin ng papuri ang Panginoon sa buhay ni Brother Agustin Valdez. Where are you? Ago, talika, please testify on the goodness of the Lord. Parang kinakabahan ako, Piweng. First time ko tumayo eh. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Isang magandang umaga at pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung babasahin ko ang haba. But anyways, doon po sa mga nakakilala sa akin, alam po nila yung nangyari sa buhay ko. At pa, sa hindi pa, medyo magbibigay po ako ng konting background. 3 minutes lang naman binigay na Piweng, pero mabilis na mabilis ko pong ikakwento ito. Una sa lahat, gusto ko pong ibalik lahat ng papuri, pasasalamat at mataas na pagdakila sa ating Diyos na buhay. Tunay nga pong napakabuti na ating Panginoon. 2014, February po, yun yung huling biyahe ko papuntang Riyadh, Saudi Arabia. Bago po ako umalis, buong-buo po yung loob ko na, ito na to. Nakaplano na lahat, nakalatag lahat. Ultimo yung lahat ng gagawin ko, ultimo lahat ng gusto kong bilhin, nakaset na yon. Ganun kaplanado. Pero hindi po nangyari lahat 'yon. Wala ni isa nangyari doon. Noong unang 6 na buwan,
Okay po lahat. Napasahod ako, maayos yung amo ko, lahat okay po yun. Nakuha ko yung tiwala niya, pero pagkatapos po nun, doon na po nagsimula yung panibagong kwento. After noon, pang pitong buwan hanggang matapos yung kontrata kong 2 taon, hindi po ako pinasweldo ng amo ko. Nakakatawa, di ba? Wow. Pero hindi ako umalis sa kanya. Siguro iba sa inyo mag-isip, oh, hindi ka na pala pinapasahod, ba di ka pa umalis? May plano ang Lord. No? May plano ang Lord. Nagtrabaho po ako ng 16 hours a day. Walang day off. 7 ng gabi hanggang 7 ng umaga, magkakashir ako. Tapos po 7 ng umaga hanggang 11, 12 ng tanghali, nasa taas ako, magsisekretarya naman ako sa kanya. Ganun po yung naging buhay ko sa 2 taon. Pero hindi po ako nagreklamo, hindi po ako, although minsan nakaramdam ako na, Lord, ano nangyayari sa akin? Lord, ba't kito pinagdaanan? Pero despite doon, hiningi ko at hinanap ko ano pa talaga yung will ng Lord sa akin, sa buhay ko, bakit ko pinagdaanan yon? At pinakita ng Lord sa akin yung mga times na yon na dapat dumepende ako sa kanya lang at wala nang iba pa. You know, every night, alas 4 ng madaling araw, kapag nag-prayer time, sasara ko yung tindahan, yung supermarket, andun ako sa rooftop namin, Lord, umiyak ako, Lord, kailan mo ako tatanggalin sa sitwasyon na to? Imagine, wala kang sahod. Pagbukas mo ng bintana mo, disyerto yun, wala kang makikita, highway na, wala akong kaibigan, wala akong internet, wala akong TV, walang kahit ano. Kukunin lang ako ng nanay ko doon every Friday para makapag-church lang. So dumepende ako sa Lord, tinuruan niya akong dumepende sa Kanya, manalangin na manalangin, tinuruan niya ako magpasalamat kahit sa gitna ng sitwasyon na hindi maganda. Sa madaling salita po, nakaalis ako after 2 years, pero hindi ako makauwi ng Pilipinas kasi hindi niya pala naayos yung papel ko. Nagtagal pa ako ng 1 year and 5 months, nag-file ako ng case, wala rin ako naiuwi dito sa Pilipinas. 2017 po, nakarating ako nito June. Ito na naman, walang kadala-dala, nag-apply na naman ako. Gusto ko na naman mag-Saudi, gusto ko na naman. Lahat in-applyan ko, tanggap na, okay na. Paalis na ako, nagpaalam na ako sa recon team, paalam na ako kay Piweng, sabi ko, aalis na ulit ako. Pero sabi nila, hindi daw ako aalis. Hindi ko alam bakit, ang lakas nyo kay Lord, ha? Tapos November 11, papunta ako rito sa church, kasama ko po nanay ko, habang nagbabakasyon siya dito. Sabi ko, Lord, mag-i-expect ako ngayong araw na to. A-attend ako, alam ko, meron akong matanggap ngayong araw na to sa'yo, mula sa'yo ngayong araw na to. November 11, si Pastor Weng nag-preach siya about kay Isaac. Nagtanim si Isaac at same year, umani siya. That time, may inaayos ako, si Ate Ana humingi ako ng tulong, may bazaar daw sa San Juan. Sabi ko, sige bazaar, habang naghihintay ako ng pabalik ko ng Saudi, dapat nga itong December pabalik na ako, pero hindi na naman natuloy. So sabi ko, Ate Ana, tulungan mo ako, para lang mabisi ako, may gagawa ako. So yung best friend ko, 2 kami, yung trend ngayon, yung mango float na sa mall, sino po nakakaalam nun, yung pinipilahan, tinry po namin, umikot kami, tinikman namin yun, tinry namin subukan na medyo ibahin. At alam niyo po, sobrang galing ng Lord. Pero bago yan, nung araw na yun pala, sabi ni Piweng, sino yung nangangailangan ng panalangin para magkaroon ng great faith? Lumapit po ako, hindi ako nahiya. Kasama ko si Ate Ana, 2 kami. Sabi ko, tara, lapit tayo. Kasi na-excite ako sa business, excited lang. Pero alam mo yung pananampalataya mo, ano kayong mangyayari dito? Walang ganun. Pagkatapos nun, iba yung naramdaman ko, binigyan ako ni Lord ng mas malalim na pananampalataya. At pagsabi ni Piweng, magbigay kayo ng special offering, tinakta ko talaga yung laman ng wallet ko, wala akong pakialam, kahit yung the following week, wala na akong pera. At alam niyo po ngayon yung business. 2 araw pa lang, bawi ko na lahat ng puhunan. At hindi lang po yun, every night, sabi sa amin ng mga kasama namin nag-stall doon, magdahan-dahan kayo kasi weekdays walang tao, wala naman po talagang tao. Pero tataka ako, alas 10 pa lang ng gabi, kami nagsasara na kami, umuwi na kami. At ngayon pa lang po, 13 na ang gusto mag-franchise. At sobrang natutuwa ako sa Lord kasi sa lahat ng pinagdaanan ko, sabi ko, Lord, alis pa ba ako? Hindi na daw eh. Ito na lang daw ako. Napakabuti po ng Lord. Napakabuti ng Lord. Ang dami kong plano sa buhay ko, ang dami kong gusto mangyari, pero nung bumitaw na ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Tapos hindi ako naging kuripot sa Lord, oh Lord, ikaw na rin bahala sa pera. Ang Lord ay faithful po, binabalik lahat-lahat ngayon. Tapos isa pa, si Mama ngayon, at peace na siya, sabi niya, anak,
okay na ako mag-retire. Gusto niya na umuwi, tutulong na lang daw sa business kasi sobrang galing ng Lord na ginagawa niya sa negosyo namin ngayon. Hindi ko in-expect yung bahay namin magiging bodega na lang ng mga mangga. Puro mangga na lang, hindi ko rin alam. Minsan tutulog ako, yung amoy ko, amoy mangga na. Pero lahat po ng papuri at pasalamat, ibinabalik ko po sa Diyos. Sadyang napakabuti niya. Nung nagtanim po ako, nung November 11 na yon, nagbigay ako ng special offering. Imagine nyo, anong date pala ngayon. This year, umani na rin po ako agad. Umani na rin ako na sobra na po. So, dalawang linggo pa lang po nakakaraan, hindi ko na mabilang yung kinikita ng tindahan. So, lahat po ng papuri, binabalik ko po sa Panginoon. Thank you so much, Agustin. Amen. So, imagine ninyo, November 11, when the Lord has honored His faith, no, and He sowed on that, nagtanim siya doon, and look, wala pang halos isang buwan ay talagang meron ng return, no? In fact, sabi niya nga eh, nung first day na nag-open sila, yung supply nila for 3 days, ba yun? 3 days daw. Pagdating ng 9 o'clock, like 3 hours after opening, sold out na yung 3 araw nilang supply. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. How good is that? Amen? And I'm sure, kung si Agustin ay may ganong story, alam ko tayo ding lahat ay pwede rin tayong magkaroon ng ganong story, that how God has supernaturally blessed us. Kasi that's really a supernatural thing. Kasi pag magtatayo ka ng negosyo, lalo na yung mga negosyante dito, alam natin na hindi naman talaga basta-basta, no? Pero, you know, if you really are led by God, and the anointing is there, and the faith is there, the favor of the Lord is upon you, na lahat ng hawakan ng iyong kamay ay talagang pagpapalain ng Panginoon. Amen. So itaas nyo nga yung mga kamay na yan. Taas nyo nga yung mga kamay na yan. Alam nyo ba yung mga kamay na yan? These are blessed hands. Yung mga kamay na yan ay pinagpapala ng ating Panginoon. Praise God. Kaya yung mga kamay na yan, sabi ng Biblia, ano daw ang hawakan ng mga kamay na yan? Ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Praise God. So you use these hands to fulfill what you desire in your heart as the Lord gives you the favor. Amen. So si Agustin, ang dami niyang iniisip na gawin sa buhay niya, pero one time the Lord has given him a direction at kahit na wala naman siyang karanasan sa pagtitinda, right, Agot? Eh pero pinasok niya, but the Lord is with him and look at what happened. At alam niyo, marami pa sa inyo ang may istorya ng ganito, no? At napakarami pang bubuksan na opportunity ng Panginoon sa ating lahat. And you know, as a congregation sa 1030, meron din binuksang opportunity ang Panginoon as far as kingdom expansion is concerned. No? Meron din pinasimulan ang Panginoon sa atin. You know, 2 weeks ago, you know, I was not really feeling well, no? Kasi talagang sobrang gasgas na yung aking lalamunan, and the doctor even advised na pahinga muna po, huwag masyadong magsasalita. And I said, Lord, paano naman mangyayari? I'm a pastor. At syempre, kailangan lagi kami nagsasalita, nagtuturo, no? At palagi nagbibigay ng mga exhortations sa mga tao. So, how can that be? But you know, during that time, my throat is so sore. And I was nursing it at home. When finally my phone rang, no? Nag-ring yung aking telepono. And during that time na talagang hindi ako makapagsalita, may tumawag sa akin na kapatiran natin dito sa JCSGO at sabi niya, Pastora, meron tayong gawain sa Iloilo. They need a pastor there na nagkakagulo ang mga tao doon at sabik na sabik sila sa Panginoon. They are at loss. They need help, etc., etc. Okay? So, ayun yung kanyang ibinigay na mensahe sa akin. So, ganun ba? You know, I can help, sabi ko. Sige, tutulong ako sa nangyayari doon. Ah, okay po. So, nag-uusap kami. Sabi niya, sige, sa Thursday, ganyan. That was a Tuesday morning nung tumawag siya. Sa Thursday, ganyan. So, I was thinking na next Thursday pa yung usapan namin. And finally, siya, ay, hindi po, Pastora. This Thursday po, pupunta kayo ng Iloilo. Ganun po ba? Sige po, sabi ko naman. And the following day, Wednesday, kung kailan ilang araw na lang, nilagnat naman si Pastora Weng, no? Talagang halos hindi na makabuka ng bibig. So sabi ko, Lord, you better heal me complete, speedily, right away, Lord.
Dahil kung gusto mo akong magamit sa Iloilo, you better heal me. And you know, Thursday, early in the morning is my flight to Iloilo. At nagkataon ng araw na yon ay signal number 2 sa Iloilo at yung mata ng storm sa Visayas is there in Iloilo. That's why si Pastor Vicky, ang ating mahal na senior pastor, kept on texting me, tumatawag siya, nagbibigay siya, "Weng, check the weather forecast. Weng, siguraduhin mo, ang dami niyang bilin kasi yung mata ng bagyo, nandun na naman kung saan ako pupunta." And when I was there on air, clog yung ilong ko, wala akong boses, nilalagnat ako. I was really praying, "Lord, Lord, Lord, heal me right away. You sent me here. You have a purpose here." And you know, paglapag ng eroplano sa Iloilo, pinawisan ako ng husto, nag-clear yung ilong ko, nawala yung lagnat ko, tiyak meron talagang gagawin ng Panginoon. Amen. Praise God. I was well. Nagkaroon ako bigla ng boses. And you know, yung pamilya na nagpunta doon, ay dati palang mga dumadalo dito sa 1030 congregation, and I was so at home. At alam niyo nung gabi na yon, kasi andun lang ako for Thursday and then fly back here in Manila Friday, ganon ka-hectic. Gabi po yan, it was already 9 p.m. at night, at nagkaroon pa kami ng meeting, nagkaroon pa kami ng sharing of the word. I was teaching them like 5 in the afternoon hanggang 9 in the evening. No, bumiyahe kami from the city center to that place for like 4 to 5 hours. At pagdating namin doon, magturo ka kaagad kasi bukas aalis na ako eh. And you know, yung mga tao po dyan, they are really so hungry for the Word of God. At alam nyo, itong mga taong ito, nung nagtatanong sila, naghingi sila ng mga advices tungkol sa kanilang spiritual life, you know, at napagkayarian po natin nung gabi na yon na tayo po ay magkaroon ng JCSGO Iloilo Outreach. Amen. That week, that Sunday, ay nag-start na po sila ng gawain. Yung next plate natin, yung papakita ko po sa inyo, next picture, ayan, diyan natin itatayo yung ating JCSGO Iloilo Church. Amen. So ayan na yung pinaka lugar, no? At alam niyo, pag nakita niyo yung ibang lugar dito sa unahan niya, puro orchids yan, ang ganda-ganda, puro garden. And was so amazed, sabi ko, "Lord, basta talaga gawain mo." No, yung mga tao sabi na, "Magtatayo tayo ng church din, Pastora, kahit na magtutulong-tulong kami, so that the work of the Lord will be established in Iloilo." You know, ang church natin have been praying for the Visayas for so many decades now. Yun ang heart natin talaga, na magkaroon ng gawain ng Panginoon sa Visayas, no? And somehow, meron naman na tayong mga outreaches doon, but Iloilo is a main city in the Visayas. And you know, may purpose ang Panginoon, no, na itong mga taong ito, so several, ilang isla ang layo sa atin, connected with us, and they agreed to put up a work there. At alam nyo, ilang linggo na ang nakakalipas, you know, nagpapatuloy na sila ng gawain doon. And come January, next year, ito lang susunod na buwan, we will fly back there again. Magkakandak po tayo ng power-filled seminar, magkakandak tayo ng water baptism, handang-handa na sila, at alam nyo, dadali na natin doon yung ating bagong battle cry, at maglalagay na tayo ng pangalan, JCSGO, Iloilo Outreach. Amen. Again, before the ending of the year, God is opening things for us. At maraming mga bagay pa ang bubuksan ng Panginoon sa atin. You can just imagine, sa mga ilang araw na ito, ilan pa kayang pintuan ang bubuksan ng Panginoon sa bawat isa sa atin who's been desiring for good things and better things. Meron pa ba kayong hinihingi sa ating Panginoon? Sino po dito may mga hinihingi pa? Taas ang kamay. Wow! Hindi pa tapos ang taon. So we are not hopeless. Hindi tayo madi-discourage dyan. You will be surprised at what God will do even in this remaining days of the year. Marami pang gagawin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, marami pa siyang gagawin sa'yo. Marami pang surprises ang Panginoon. And during my previous preaching nung nakaraang buwan, I said that there are 3 things that God is doing for the remaining days of 2018. The first thing is that God is accelerating His plan.
Inatatandaan niyo yun, I said that, na sa mga huling araw na ito, dahil konti na nga lang ang araw na nalalabi sa 2018, ay minamadali na ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, minamadali na ni Lord para sa'yo. Amen. God is accelerating things. He's accelerating, orchestrating plans kasi alam niya na ang sigaw natin for 2018 is His kingdom come and His will be done. So kung sinisigaw mo yan ng 2018, alam nga naman sa gawin ng Panginoon niya ng 2020 pa. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi mabagal magtupad ang ating Panginoon ng kanyang mga pangako. Pag sinisigaw natin yan ng 2018, ang mandato natin 2018. So pag sinabi mo, Lord, gawin mo ang kalooban mo sa buhay ko, gawin mo ang nais mo sa buhay ko, ito yung mga, Lord, mga hinihingi ko sa iyo sa aking negosyo, ito yung hinihingi ko sa iyo sa aking pamilya, mga pawang mabubuting bagay, you know, God is already accelerating things for you. Amen. Kasi yung iba sa atin, dahil sumampa na yung December, wala na. Siguro hindi na susutuparin ng Panginoon yung pinagpipray ko. Siguro wala nang pag-asa. Siguro baka next year na. O baka siguro mga 2020 na. O siguro 5 years from now, naku, nawala na. No, sa ating isip, we are no longer confident that He will fulfill His word. Eh bakit na tayo pinasigaw na His kingdom and His will be done for 2018? Eh kasi 2018 niya yan gagawin. Sinong naniniwala na ang 2018, ang kalooban ng Panginoon sa iyo ay talagang magaganap? Amen. Then you hold on to it. Kung nangyari na, praise God. But to those of you na parang wala pa, ang layo pa, malabo pa, hold on to it. Kaya nga the last time I preached about great faith, magkaroon ka ng ganong kakumpiyansang pananampalataya, yun, nasa lo ni Agustin. Great faith. Amen. Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya talaga to receive that big thing that I'm asking from you. The second thing that God wants to do, no, even in the remaining days of the year, the first thing is He's accelerating His plans. The second thing is that He will not allow anything or anyone to tamper with it. Hindi hayaan ng Panginoon na ma-ambush, na ma-hijack ang mga magagandang pangako niya sa iyo. There is such thing as a spiritual hijack. There is such thing as a spiritual ambush. Sa ating pananalangin, no, we are praying for something good. Minsan, nandiyan na yung blessing mo, hindi pa natutuloy. Na-hijack yun, na-ambush. Natiktikan ng kaaway yun, ng demonyo yun. No? At bago dumating sa'yo, nakuha niya. Or na-derail niya, na-ipaling niya sa iba, or na-impede niya talaga, yung talagang nahinto niya. Ang demonyo maghilig mag-ambush yan. Pero you know, this year, 2018, God will not allow any hijacking or any tampering of the blessing that is due His people. Amen. Hindi papayag ang Lord. Kaya sana huwag ka ring pumayag. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka ring pumayag. Ayaw nga ni Lord eh. Kaya lang minsan tayo ang pumapayag. We allow the devil to corrupt our thoughts, to steal our faith, to weaken our confidence in God. Na-hijack niya. You remember, I preached to you about the parable of the sower na may nagtatanim at napupunta sa mga matitinik, yung kanyang mga tinatanggap sa Panginoon na pagka nangyari na yung mga sitwasyon, hindi mga magagandang pangyayari, naku na, na-shake na yung kanyang hinihintay, yung pananampalataya niya sa Panginoon. Don't allow that. Titigan mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag mong payagan. You know, the devil is not after your wealth. Ang demonyo, wala siyang pakialam kung mayaman ka o magpakayaman ka. The devil is not after kung maganda ka, kung wapo ka, o hindi. No, he's not after that. Is he after kung umaattend ka ng service o hindi? He's not also after that. Eh, ano ngayon kung umaattend ka ng service? Eh, kung tulog ka naman, okay lang sa kanya. So this is not really the barometer. Hindi ito yung measure nito eh. Ang demonyo, he's after your faith.
na nakakapakinig ka dito sa kabila, nilalagos mo naman sa tenga mo kabila, ay wala din. But the devil is after na pagka merong natatanim sa'yo, madaling-madali niya yung gustong makuha. Madaling-madali niya yon na i-discourage ka. Madaling-madali niya yon na ipasinungalingan yon sa buhay mo. Hindi naman totoo sinasabi ni Pastora Weng. Naku ka man iniwala dyan. Hindi yan para sa'yo, para lang yan sa iba. The devil is hijacking your blessing. So nasa iyo kung ipapabayaan mo ba siya na linlangin ka sa iyong pag-iisip. But as far as God is concerned, He will not allow any tampering. Hindi niya hahayaan yan. Kaya ikaw din, wag mong hayaan. Amen? The third thing that God will do this year is that He is recruiting prosperous men and women. Ang ating Panginoon, nagpaparami ng mga pinagpalang mga lalaki at babae, lalo na dito sa 1030 family at yung mga nanonood sa live stream natin, nagre-recruit si Lord. Sino kaya sa 1030 family ang talagang pagpapalain, payayamanin, pupuspusin ng ating Panginoon? Ay, wala nagtas ng kamay. Sino ba? Sabi na, ay, yung pala, ako pala yun. He's recruiting right now. And I pray na lahat tayo makasama sa recruitment na yan. Lord, sign me in. I wanna be a prosperous woman. Amen. Kasi ang ating Panginoon wants to display His glory. Gusto ng ating Panginoon na ipamalas sa atin ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang mayamang pabor. And we can never display that if we are poor. No one will listen to you. No one will dare believe you if you're poor. Pag mahirap ka, wala eh. Ang mundong ito, ang kanilang barometro, ang sukatan nila, ay talaga namang pera. Hindi dahil sa mukha tayong pera, no. But God, you know yung glory, kabod, no? It's weighty. Pero glory speaks also of wealth. Pag tayo daw ay kinakasiyahan, the glory of the Lord is upon us, even the prosperity, the wealth of the Lord is upon you and upon me. That's it. Amen. Gusto ng ating Panginoon na ang mga tao dito na dumadalo, totoong nakikinig ng salita ng Panginoon, at talagang mayroong pananampalataya ay pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon, nasa iyo yan. If you want to be what? Prosperous? To really believe God that He can and He will, or gusto mo nakaupo ka lang dyan, masarap naman ang upo mo, you're comfortable, salamat sa Diyos, pero nothing will happen to you. Pumasok kang mahirap, lalabas kang mahirap. Pumasok ka downhearted, sira ang kalooban mo, wala kang pag-asa, lalabas ka just the same. It's up to you. Pero ang totoong mga anak ng Diyos, habang nakaupo, nakikinig, at itinatanim sa kanilang mga puso ang salita ng Panginoon, pumasok dito na merong mga concern, may mga problema marahil, probably may mga physical na nararamdaman sa katawan, we may be sick in our bodies, pumasok dito na parang may kunting mga problema o kahit na malalaking problema, pero yung mga totoong anak ng Diyos, paglabas dito, punong-puno na yan ng mga pagpapala, kagalingan, kabutihan at pabor ng Panginoon. That is what we're after in the presence of God every time we come and meet. Kasi meron tayong ganansya sa ating Panginoon, and that's part of our prosperity. Sa mga susunod na taon ng 2018, ano man yung mga setbacks natin, syempre hindi naman lahat ng araw natin puro happy tayo, tama ba? Syempre nakakaranas din tayo ng mga ilang disappointments dyan. Meron ding mga planong parang hindi nagmamaterialize. No, nadi-discourage din tayo kahit paano. Meron din tayong parang mga nauudlot na mga prayers. You know? These are setbacks. But for this year, itong mga ilang panahon na lamang na ito,
No matter the setbacks are, yung mga discouragement natin, eh dapat matutunan mong ilaglag yan kay Lord. Today, I want to show you how to have a strong finish. Amen? Na tayo, pag tayo ay pumasok sa taon na ito, tatapusin ito ng ating Panginoon na lahat tayo dito tagumpay. Amen? I pray walang taga 10:30 na pagtapos ng taon, lulugo-lugo. Wala naman nangyari sa akin eh. Eto, talunan pa rin ako. Eto, mahirap pa rin ako. Wala ngang nangyari eh. No. Refuse that. Para sa atin dito, wala talaga tayong destination sa katapusan ng 2018 kung hindi lahat tayo dito magtatagumpay, payayamanin, papabura ng ating Panginoon. Amen. So how do we finish strong this year? Hebrews chapter 12 verses 1 to 2. In the New King James Version, it says there, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand throne of God. Sabi ng Biblia na tayo raw na nabubuhay dito sa lupa ay pinaliliputan ng mga witnesses in the heaven. Alam nyo ba nakatingin sa atin yung angelicos, yung mga anghel, yung mga saints, yung mga maka-Diyos at mga disciples, alagad ng ating Panginoon na umuwi na kay Lord. Lahat siya nakatingin sa atin. Pinagmamasdan kung anong ginagawa natin dito sa nag-iisang buhay natin, lalo na sa taon ng 2018. We are surrounded by a great cloud of witnesses. Nire-record nila. Minamasdan nila lahat ng mga nangyayari sa atin. Kung ikaw ba'y nagtagumpay, wow, they will applaud. Ah, okay, mag-a-applaud yung mga yan. Pero pagka nakita nila na parang naiipit ka, yung nakukompromiso ka o nalalaglag ka sa kasalanan, naku, hinayang din yung mga yan sa atin. Naku, sayang naman. Naku, nasuot na naman siya sa hindi maganda. We're surrounded by these witnesses. At sabi nila, yung the admonition, the encouragement of the Word of God, habang tayo ay chinichir ng mga angelic beings na ito, ng angelic hosts, even the witnesses in the heaven, kahit ang ating Panginoon, chinichir ka. Kaya nga sabi doon, where is the Lord now, Jesus? He sat down at the right-hand throne of God for what? Pinapanood ka lang. No, He's making intercession for you and for me. Pinagpipray ka ni Jesus. The Lord is interceding na huwag sanang ma-hijack ng jablong Satanas ang blessing mo. Na huwag kang tutulog-tulog pag-service. Kasi alam nyo naman, puyatan na ngayon eh. Marami ng party. Na huwag kang distracted habang nakikinig ng salita ng Diyos. Do you take in every word because it's crucial for you? Pinagpipray tayo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, this is what His Word is saying to us. That we lay aside every weight. Yung mga kabigatan, you know, nakakita na ba kayo ng race, ng yung track and field, yung takbuhan, karera, ng nagtumatakbo? Salamat naman. Okay? So, syempre, anong itsura ng mga tumatakbo doon? Tumatakbo lang. Are they running aimlessly? Takbo lang sila ng takbo? Hindi, may goal yung mga yun, di ba? Kaya sila tumatakbo kasi they want to finish the race. At ganun din tayo na nandito, buhay at buhay pa. Pakikalabit mo ngayon katabi mo, sabi mo, buhay ka pa. At habang buhay ka pa, you're running this race of life. Meron tayong takbuhan sa buhay na ito. Ang takbuhan natin for 2018, ay malapit nang matapos. At tatakbo na naman tayo for 2019, for 2020, and the years more than that.
But for 2018, nag-a-approach na sa mga huling ikot. So anong ginagawa ng mga atleta na tumatakbo? Pag malapit na, there are three determinants of, you know, having a strong finish. Para daw tayo ay matapos sa taon na ito ng nagtatagumpay, may tatlong determinant. The first thing, no, ayon doon sa binasa nating scripture, is our start. Paano ka nagsimula? Your start. Paano ka nag-kick off? It doesn't matter kung kailan. Kagaya ni Agustin, kailan lang nag-kick off? November. O baka January ka ba? July? August? September? May? Kailan ka nag-kick off? Paano ka nagsimula? Sa pagtakbo natin sa buhay na ito, just like an ordinary athlete, ay importante kung paano ka makaumpisa. Totoo po yun. Importante. Meron bang tumakbo na nasa gitna na nung nag-join siya ng race? Hindi. You have to have a start. Meron kang simula. Parang tong taon na to, by simula, tama ba? Ang simula nito, January 1. Ano ka kaya nung January 1? Of course. Ang daming mga tao na nagsusulat ng New Year's resolution pag January. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Ang daming New Year's resolution dyan. Hinding-hindi na ako maninigarilyo. Hinding-hindi na ako iinom ng alak. Hinding-hindi na ako magsusugal. Hinding-hindi na. Ang daming hinding-hindi. Pero hindi pa natapos yung January. Bumalik na uli. Paano ka nagsimula? But you know, even if the start is important, napakahalaga na makita natin na yung umpisa natin can set a tone for the year. Yung umpisa natin, yan yung nagsiset din ng mangyayari sa mga susunod na hakbangin natin, tama ba? If you start weak, most probably yung startup mo, yung paumpisa mo, talagang shaky din, di ba? Pero hindi ibig sabihin na nag-start ka ng weak, ay matatapos ka rin ng week. No, it doesn't follow. Pwedeng mabagal yung pag-umpisa mo, pero mabilis naman ang iyong ending. No, parang nga kanina yung sharing ni Agustin, ang dami niya ng paikot-ikot na siya, no? Parang hindi siya maka-start off, pero November 11 naka-start off siya with that great faith, no? Nagkaroon siya ng great kick-off. How about you? Paano mo ba sinimulan ito? Yun yung simula mo can also be a determinant ng mangyayari sa taon mo. And most of us, kung maganda naman yung ating sinimulan, more or less, I pray kung napagpatuloy natin yon, maganda talaga yung ating katapusan. Tama po ba? Although it doesn't follow na kung maganda yung iyong simula, eh successful ka nga. Kasi during the time, no, habang papunta ka sa finish line, maraming mga factor doon. Kaya nga sabi sa Bible, you lay aside every weight. Alam niyo yung pinapanood ko yung isang video ng mga athlete na tumatakbo, I took note of their garments. Yung mga damit nila. Okay? They are wearing light materials. Halos ang ahubag maghubad na nga eh. No? Kasi pag magsusot sila ng mga weighty na damit, siyempre, dagdag bigat pa yon. Pag masyadong makapal ang damit, masyado ka maraming abubot dyan sa... May bag ka pa ba habang tumatakbo? You know, walang atleta na gano'n yung nakasali sa race. Lahat wala silang dala, manipis na damit lang. Para pag tumatakbo sila, ang gaang-gaang nila. The same thing is true sa buhay natin. No, kaya sabi ng Bible, tanggalin mo lahat ng kabigatan mo. Ano ba mga bagay na nagpapabigat sa'yo? That weight and sin, the Bible says. You lay aside every weight and sins that so easily ensnares you and me. Kung ano daw yung mga bagay na nagpapabigat sa atin, mga kasalanan. I'm sure alam niyo yan at alam ko din yan. O diba ito mahimik na? May mga bagay na nagagawa tayo sa ating mga buhay na nakakapagdagdag bigat sa buhay natin. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo?
Baka naman dagdag ka ng dagdag ng kabigatan dyan. Ano sabi ng Bible? Tanggalin mo yan. Sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na kasi. Ang dami-dami mong setback, ang dami mong mga iniisip, ang dami mong pinoproblema. Kasi ikaw din ang naglalagay niyan sa buhay mo. So anong sabi ng Biblia? Lay it aside. Yung mga kasalanan natin, yung mga bagay na ginagawa natin na labag sa kalooban ng Panginoon. And by the way, sino po sa inyo dito ang alam ang tama at mali? Taas ang kamay. Naku, hindi pa 100%. O, ganito na lang, ganito na lang. Sino po sa inyo dito ang may isip? Ito pag hindi pa ako naka 100%, hindi pa rin 100%. Pambihira. Paano na tayo niyan kung hindi ka kumbinsidong may isip ka? Lahat tayo, we're given this brain. May pag-iisip tayo. At yung pag-iisip na yan, somehow, alam kung ano ang tama, alam kung ano ang mali. That's basic. Kaaral ka o hindi, more or less that person will have yung kanyang kaisipan kung ano ang tama, anong mali. Alam natin yun eh. O alam ng marami sa atin kasi may ilang hindi. So ang sabi ng Bible, yung mga bagay na ginagawa mong alam mo namang masama. Alam mo namang nakakasama. Itanggalin mo na, lay it aside. Kasi kung palagi mong ginagawa at ayaw mong tanggalin, it'll gonna cause a hijack on your blessing. Sabotahe ito ng mga pagpapala mo. At kahit magpalit na ang kalendaryo, you will be the same person you was before. Paano? Ay, ayaw mo naman magbago. Ayaw mo rin baguhin. Ayaw mong tanggapin. Ayaw mo namang ilaglag. Ayaw mong i-lay aside. So I challenge this congregation. Sino po sa inyo ang gustong matapos ang taon na to na talaga nagtatagumpay sa taas ang kamay? O alam nyo na ang dapat gawin, tanggalin natin ang mga bigat at mga pabigat. Sabi nung isa, tumingin sa katabi niya. Parang gusto sabihin, etong pabigat sa buhay ko yung katabi ko. Sumimple, nakita ko eh. Gumanon eh. Parang may gustong sabihin sa katabi. Tanggalin mo yung kabigatan na yon. Kasi you want to run with endurance the race that is set before you for the year. Paano kang makakarating sa finish line? Eh, para kang si Santa Claus na ang dami mong pouch ng kabigatan dyan. Alam niyo minsan yung spiritual eyes natin, if it only be opened, parang nakikinikinita ko kung bukas lang yung spiritual eyes natin, yung mga tao pumapasok dyan, may pouch bag na palakihan sa likod, no? Bit yung kanilang kabigatan na inaccumulate nila for the week. Eh, isang buwan hindi umaten. Naku, 1 month na kabigatan. Eh, 6 months hindi umaten. Naku, 6 months yun. Ang dami. Pagapang na dumadating dito. Tapos pagdating sa service, tulog pa. Nadaganan ng mga kabigatan niya. Lay it aside. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, tanggalin mo yan. Praise God. And the next thing, habang tumatakbo, syempre naka-start off ka na eh. Ano pagkatapos ng start, finish agad? Kasi maraming mga tao ganun yung isip eh. Parang gusto nila, pag hiningi nila kay Lord, tapos na agad. Lord, tapusin mo na agad-agad, now na. Hindi. There's a process from your start to your finish. Sa inyong umpisa, hanggang sa katapusan. Ano, pagdating ng January, kinabukasan, December agad? No. May in between yun. Ganon din ang takbo natin as spiritual people. Yes, the Lord has inspired us in the beginning. Pero before you come to that end, merong proseso yon, may in between, may go between. Meron kang dapat na tahakin. Hindi agad umpisa tapos agad, no. Meron kang proseso.
That is your second phase, no, this year, which is actual, your actual run. Tumatakbo ka na. Naka-start ka na. Ayan na, tinatakbo mo na yung buong race. At kadalasan, ito yung pinakamahabang proseso. Ito yung pinakamatagal. Kasi from your start to your finish, siya yung pinakamahaba. Ito na yung subukan natin for this year 2018. Tumatakbo tayo. At hanggang ngayon, ay papatakbo tayo sa ating finish line for the year 2018. Ano kayang itsura ng pagtakbo mo sa mga panahon na ito? Marami sa atin tumatakbo at tumatakbo na lang tayo for the sake na, eh kasi ganito talaga, kailangan kong pumasok, pasok lang ako ng pasok, kasi kailangan kong magtrabaho, ba't ka nagtakbo? Basta kailangan kong tumatakbo na lang. Bakit ka nag-church? Eh kasi nakagawian na namin, mag-church lang ako, church lang ako ng church. Ba't ka nagbibigay? Eh basta kasi nagbibigay kami, kaya magbibigay aimlessly. We run with a purpose. Ibig sabihin, ginagawa mo yung kalakaran mo, yung takbuhin mo, nang may purpose. Kung ikaw ay nagtatrabaho, alamin mo naman ba't ka nagtatrabaho. Eh para kumita ng pera, bukod doon. Para bigyan ng mabuting kinabukasan yung ano. Ayan, at least alam mo. Bakit ka tumutulong? Sa, for example, kung sino man ang tinutulungan mo, sa mga magulang mo, ba't ka tumutulong? Eh, kasi inobliga ako eh. No, you should know your purpose. Baka naman ikaw ang ginawang channel of blessing ng pamilya mo. O di, thank you Lord, alam mo yung purpose mo. You're a channel of blessing. Ba't ka nag-church? Wala lang, para umupo. Ay, hindi yun. Sana alam mo yung purpose mo, ba't ka nakaupo dyan? Ano, nagpapalipas ng oras? Ayan, ang tagal pa naman mag-preach ni Pastora Weng. Naku, paalas 12 na, kumakalam na ang aking chikmura. Di pa naman ako nag-breakfast. Kung pumunta ka dito para mag-lunch, you should know, you should better know your purpose. Ay, hindi, Pastora Weng, kaya ako umuupo. Kasi alam ko na merong purpose sa akin ng Panginoon. Na meron akong mapapakinggan na mga salita ng Panginoon at instruction ng Lord sa buhay ko. Na alam ko may kasagutan ng aking mga panalangin. Mabuti kung ganun. But if you're just seated there for nothing, nakakaawa naman. You completely wasted your time and mine. Pero alam niyo, mabuti ang Panginoon. Maraming mga tao pumupunta sa church, hindi nila alam yung purpose nila. Pero dahil mas mabuti ang Panginoon kahit sa sino sa atin, paglabas natin dito, tayo pa rin ay pagpapalain ng Panginoon. Totoo yun eh. Maraming pumupunta sa church, lutang. Alam niyo yun, pag-upo. Nakatingin kunwari sa akin dito. Ay, nandito na ako oh. Nandito pa rin yung tingin. Lagusan ang tingin. Para lang akong tau-tauhan dito, ganon. Lagusan, malayo ang tingin. May ibang iniisip. Lahat ng mga tulog magsabi ng praise the Lord! Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Paano na tayo, mga kapatid? Hindi ko na alam kung paano ko tatapusin ang service na ito kung puro kayo tulog. Ay, nako, nako. Nagkakabukuhan talaga. Puro puyat na kayo, no? Narinig niyo ba yung sinabi ko? Sabi ko, lahat ng mga tulog, magsabi ng praise the Lord! Alam niyo, maintindihan ko naman kayo sa unang pagkakataon. Kasi talagang nagkabiglaan, pero yung dalawa masyado na. Sabi ko, lahat ng mga tulog, magsabi ng praise the Lord. Sige pang sigaw nyo dyan ng praise the Lord. Yan tayo eh. Kaya minsan kahit na anong ganda ng preparation ng salita ng Diyos, tulog pala. Pakikalabit mo nga yung katabi mo. Sabi mo, oy, gising. Pambihira. Wala yung diwa. Alam niyo, naglalakbay elsewhere.
Kaya pag mamaya mag-i-interview ako dyan sa labas, sasabihin ko, tungkol saan ang Word of God? Alam niyo, very common ito pag Sunday eh. Na-bless po ba kayo? Ay, opo, bless na bless po kami. Tungkol po saan ang preaching? Ay, ang ganda po, ang ganda. Tungkol saan po? Ay, sa Word of God po, ang ganda. Ano nga po yung topic? Nakaka-bless po. Hindi masagot. Paano? Wala yung isip dito. To match down naman kayo dito, mga kapatid, para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Praise God, your actual run. Nakasalalay dito yung aktwal mong takbuhan kung paano ka araw-araw namumuhay sa ating Panginoon is the matter here. Kamusta ang Lunes mo? Yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Come Sunday, kamusta pa? Paano yun nag-go through sa'yo? How you live every single life is your actual run. Hindi pwedeng Linggo ka lang tuwan-tuwa. Pagdating ng Lunes o pagkatapos ng preaching na to, nakasimangot ka na dyan sa kanto. Kasi, problema talaga eh. Dito pag sinabing you are blessed, amen, amen, ang lakas pumalakpak. Payayamanin kayo ng Panginoon, woo! Pero pagkatapos ng service, pagdating dyan sa labas, pauwi na ng bahay, malungkot na naman. Bakit? Kasi sa loob-loob niya, hindi naman mangyayari sa akin yun eh. Hi Jack. Nakasabotahin na naman. The Bible encourages, let us run with endurance. Habang hindi pa natatapos, habang hindi pa tumitiklop ang taon ng 2018, sige lang, magpatuloy ka manampalataya. Sige lang, mag-pray ka ng mag-pray. Sige lang, mag-church ka ng mag-church. Magbasa ka ng magbasa ng Biblia. Magpuri ka ng magpuri sa Panginoon. Kasi habang ginagawa mo yon, siniselyuhan mo rin ang mga pagpapala mo kay Lord. Amen. Huwag ka titigil. Just because may setback ka o may nagkaroon ka ng problema along the way, tumigil ka. No. You run with endurance the race that is set before you. Pag nadapa, bangon agad. Pag nagkamali, nagkasala, takbo agad kay Lord, hingi ka agad ng tawad, Lord, patawarin mo ko. And the Bible tells us that God is faithful and just to forgive us of all our sins. Ang ating Panginoon, tapat, mabuting Diyos na nagpapatawad sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Basta lumapit ka. Kasi maraming mga tao nagkakasala na nga, yung instinct pa nila, lumayo sa Lord. Ayaw mag-church. Ayaw magpa-pray. Ayaw magpa-counsel. Nagpapakalayo ka lalong nababaon sa problema at sa kasalanan. Hindi tayo perfect. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero every time na sakaling magkasala tayo, balik tayo sa Panginoon. Let's come back to Him. Balik tayo uli sa ating takbuhan and run the race with endurance. Habang tayo ay tumatakbo, maraming mga hurdles, no? May mga challenges. Habang tumatakbo, kagaya ng regular na takbuhan, meron kang kalaban sa takbuhan, tama ba? The same thing is true with life. We have adversities. Hindi lahat kakampi natin. Hindi lahat payag sa gusto natin. Hindi lahat nakaayon o nakonformable sa gusto nating mangyari. Hindi ganun ang buhay. Talagang merong mga kontrabulate din. Meron ding mga hindi papayag. Meron ding kukontra sa'yo. Eh, ganun talaga eh. Sabi mo sa katabi mo, ganun talaga. Kasi yung iba, akala nila, pag naging Christian sila, o nakakilala sila sa Panginoon, pumatag na lang yung buhay nila. No. We're never exempted, no, sa mga bagay na ito kasi we live in an imperfect world. Ikaw nga, hindi ka perfect. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi rin perfect yan. So don't expect na perfect ang mangyayari sa buhay mo. Kasi hindi tayo perfect lahat. So may adversities, may competition, may kalaban ka at may lumalaban at kumukompetensya at tumutuligsa din sa'yo. Bagay ng buhay yon. But you continue on. The next thing dito sa actual run natin, you need to consider the length of run. Alam mo kung hanggang saan ang takbuhan mo. Yung iba, takbo lang ng takbo eh.
Hindi alam kung kailan titigil. Meron naman tayong another chapter. Pagtapos ng 2018, ia-unveil ang ating bagong battle cry, and then we will run with it next year. Eh, yung iba sa atin, yung battle cry na nilara, 1994 pa eh. O kaya man, 10 years ago na eh. No, may bago ng takbuhan. You better determine your course. Alam mo, dapat yun. And then of course, sa pagtakbo, there's the heat of the sun. Merong init. Okay? So parang ganun din sa buhay natin. Hindi palaging good weather. Weather, sabi nga ng mga matatanda. Weather lang yan. Pero sa totoo lang, it's a factor, yung heat. Minsan yung buhay natin, nandito tayo sa time na masyadong mainit ang nangyayari sa buhay natin. No? And sometimes ayaw natin yun. Pero eh, hindi ka dapat tumigil. Let the heat be there. Kasi bahagi yun ng pagtakbo mo. Hindi mo naman pwedeng i-shut down yung araw just because ayaw mo. Tama po ba? And there are a lot of circumstances in our lives na hindi mo, you're without control. Kahit ayaw mo, hindi mo mapapakiusapan yun because it's there. May mga circumstance, may mga pagkakataon na wala kang say, you're completely without control of it. Wala ka talagang control doon. Ang may control ka sa sarili mo, may control ka sa sitwasyon mo. So live with it. You learn how to run the race na kahit may mga adversities, na kahit may mainit, na kahit hindi perfect yung condition mo, may mga problema here and there, you're running your race. Yun ang importante. Hindi ka titigil, hindi ka aayaw. And of course, sa race, may crowd ba dyan? May crowd. May audience. Yung crowd, pwede kang i-applause. Pwede ka rin, boo! Sa buhay mo, may ganon, may crowd. Tama ba? May mga crowd ang buhay natin. May mga taong tuwang-tuwa, ina-applaud ka. Wow, ang ganda na nangyayari sa'yo. Wow! I'm rejoicing with you. May mga ganun eh. Pero may mga tao rin na boo ang sinisigaw sa'yo. Yung hindi sila masaya sa nangyayari sa buhay mo. Tama po ba yon? Anong gagawin mo tungkol doon? Papatulan mo sila. Asan? Ala, susuntukin ko. Eh, wag mo suntukin. Bahagi ng buhay yun eh. Let them be that. Kung yun ang role nila. Pero ikaw, alam mo yung takbuhan mo, and you're running the race, kahit may applause ka, o kahit boo! Sa buhay natin, may mga nakaka-encourage sa atin, tama po ba? Pero marami ring nagiging discouragement sa atin. Boo! Ayoko na, binuwa ko. Ayaw ka na? Di talo ka. Sa buhay, ganun eh. Ang daming buskador. Ang daming boo! Pabiyahan mo sila. Hindi ka naman tumatakbo sa buhay na to para sa mga yon. Nabubuhay ka sa mundong ito kasi sabi ng Panginoon, dapat kang mabuhay! Binuhay ka ni Lord eh. O di mamuhay ka, regardless of your circumstance. So the determinant is what? Your start and then your actual run. And now, here it is. Papunta na tayo sa finish. For December, alam natin, equivalent dito, nasa last leg na tayo eh. Nasa last lap. Nasa huling ikot. Nasa few meters away na lang. Tanaw na natin yung finish line. Alam nyo, sa mga tumatakbo, pag malapit na sila sa finish line, one thing ang kanilang ginagawa. Pag malapit na silang matapos, hindi sila nadidistract. Ito yung time na hindi na sila lumilingon-lingon, hindi na sila, no! Alam nilang malapit na, their eyes are fixed. Wala na silang ibang tinitingnan kung hindi yung tali. That will signify their run is done.
Ganon din tayo eh, natatanaw na natin yung tapos ng 2018. Porque natatanaw mo, ayawan na. No, you still run. And all the more, pag malapit ka na sa finish, dun mo tinutodo yung lakas mo. Tama po ba? Lahat nilalabas mo na kasi malapit na eh. Parang ngayong December, dapat lahat yan ilabas nyo na. Lahat na ng prayers ninyo, lahat na ng meditation nyo ng word, lahat na because you're running to your finish of 2018. This is not the time for you to be discouraged. Mukha naman talagang hindi mangyayari yung prayer ko, Pastor Weng. Nako! You're not gonna finish strong pag ganun. Meron kang choice how you'll finish this year. The first thing is, pwede kang matapos, you can finish weak. Alam niyo yun? Tumakbo ka lang, tapos parang iyan lang yung finish line. Finish. Sa 100 na tumakbo, pang 100 ka yun, yung finish week. Parang masabi na lang na natapos. Pwede mong choice yun, kulelat ka. Pwede mong choice yun, yung masabi na lang na nairaos mo yung taon ng 2018. But my people of God, sayang ang taon na to pag hindi mo nakuha ang revelation ng kingdom come and your will be done. Sayang. You can finish weak if you want. Yung, sige na, okay na kung ano nangyari sa akin. Okay, ano ngayon? Kung hindi na mangyari, okay na yun. Finish weak. Pwede naman, kung talaga naman, you can finish not at all. Yung umayaw ka na lang, ayoko na. Hindi na ako mag-church dyan. Hindi na ako makikinig ng word of God. Ayoko na! Total, hindi naman wala naman nababago sa buhay ko. Ayoko na! Ah, ito yung nakakaiyak talaga. Kalunos-lunos to. Quitter. No? Pag quitter ka, wala kang maa-accomplish sa buhay mo. Pakikalabit mo ngayon katabi mo. Sabi mo, don't quit. Sayang naman. Or, yung ikatlong choice, you can finish strong. You may not be at the forefront of the race. Pwedeng hindi ikaw ang nauna. Pwedeng hindi rin ikaw yung pumangalawa. Pero what matters is tinapos mo at tinapos mo sa abot ng iyong makakaya sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pasora, paano ba masasabing I finish strong? Eh parang nag-uumpisa pa lang ako. Doesn't matter. You keep on running. Parang si Agustin, November 11. Imo sabihin, patapos ng December, tapos na, ganjang ka na lang. Ay, hindi. Ang mga bagay na sinimula ng Panginoon sa atin, as we keep on believing God, kaya ng Panginoon niya na lalo pang palakihin at palakihin at palakihin sa ating mga buhay. Depende sa'yo kung titigil ka na. Parang yung widow woman, the last time I preached about it, hindi ba? Hanggang kailangan niya yung langis hindi tumigil. Hanggang kailangan mo ang pabor ng ating Panginoon. Ang pabor ng Panginoon ay palaging nasa mga taga 1030 family at ang mga nandyan sa live stream natin. It will never run dry. It will never fall short. Habang kailangan mo. Eh, lagi naman natin kailangan yun for the lifetime. O, so habang humihinga ka, nandyan ang pabor ng ating Panginoon. So you never give up. 17 days to go to Christmas, 23 till the end of the year. Marami pang gagawin sa'yo ang Panginoon. Sino po sa inyo dito ang gustong matapos ang taon ng 2018? Very strong finish. Amen. Yung talagang yung pagpapala mo, alam mo nandyan. At kahit na you started late, at kahit na sa palagay mo yung start mo not that strong, the Lord will be with us. Amen. The Lord will carry out His purpose
in our lives. At naniniwala ako as your pastor here in 1030, at alam ko mag-aagree din ang ating mga senior pastors na walang taga nandito na nakikinig ng salita ng ating Panginoon ang paghihirapin ng ating Panginoon for the rest of our lives. Amen. Papaangat ng papaangat ang ating mga buhay. Hindi nyo na ako makukumbinse na pangit ang mangyayari. Talagang ang Panginoon papagandahin ang ating mga buhay. We only need to stay strong with God. Amen. At sa umagang ito, sabi nga sa 1 John chapter 5:4, sabi doon, "For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith." Sa lahat ng mga nangyari sa atin sa taon na ito, ano man mga discouragement and disappointments natin, may mga kumukontra man dyan, this is the victory that we will have, our faith. Kung may pananampalataya ka sa ating Panginoon, kaya mong pagtagumpayan lahat ng mga challenges ng taon na to. At pagtapos ng taon na to, you will be able to sing the glory of God kasi pinagpala ka pa rin ng ating Panginoon. Amen! Praise God! Let's pray. Manalangin po tayo. Father, in the name of Jesus, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng iyong salita, na kami ay magtatapos ng taon na ito, Panginoon, laying aside every weight, O God, and sins na nagpapabigat sa aming mga buhay. And we will continue to run with endurance, O God. Itong mga susunod na araw na ito, we will keep on doing your will. We will keep on, O God, Lord, accomplishing, Lord, your purpose in our lives, O God. Lord, maraming salamat po na marami sa amin dito ang nangangailangan pa, Panginoon, Lord, ng iyong pagsama sa aming mga buhay. And you said that, O God, na hindi mo naman kami iiwan, Panginoon. You will cause us, O God, Lord, to finish as we look unto Jesus. Lord Jesus, you are the author of every prayer. You're the author of all our dreams, O God. Lord, ikaw din ang nag-author ng mga magagandang desire ng aming mga puso. And as you said in your word that you are the finisher of our faith, O God, ikaw din ang magtatapos nito sa taon ng 2018. And Father, as we come before you as a congregation, Lord, nais namin, Panginoong, maselyuhan ang aming buong taon, Panginoon, na ni isa sa amin dito ay hindi tatalikod, hindi aayaw, hindi bibitaw, Panginoon, kung hindi lahat kami will have a strong finish this 2018. Now the Lord is speaking to you. Ang Panginoon ay nangungusap sa bawat isa sa atin. At kung ikaw ay nangangailangan ng pagsama ng Panginoon so that you can finish this year 2018 strongly before God. Hindi pa huli ang lahat. Kahit sa kalendaryo natin ilang araw lang, but God is never slack concerning His promise. He's accelerating things for you. At kung ikaw itong taong ito na nangangailangan ng pagsama ng ating Panginoon, Lord, wag mo kong bitawan sa mga susunod na araw na ito. Then I'd like to pray for you. If you needed prayer, can I see your hands, please? Pwede mo bang itaas ang iyong mga kamay sa Panginoon? Salamat po. And can I encourage you to come here in front so I can pray for you? Thank you. Sige po, pumunta po kayo dito sa harap. At ipapanalangin ko po kayo. You know, pagka matatapos na ang race, ang ibang mga atleta, they are desperate because iniisip nila yung ranking nila sa takbuhan. Lord, kulelat ba? Lord, am I gonna win this? Lord, pag natapos ba ang taon ng 2018, buhay pa ako? Or baka mahirap na ako, Lord? Or I might lose a job? Or I might lose this business. Or baka hanggang dito na lang, Lord. Maraming apprehension as we come to the finish. But I tell you, this scripture is so true.
Sa Hebrews chapter 12, 2 yung binasa natin, we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Isa lang ang titingnan natin. Isa lang ang hihingan natin ng inspiration, ng kalakasan, ng tulong, si Jesus. And as you come here, in front, alam ng Panginoon kung ba't ka lumapit. Pero the Lord needs your decision to continue on with the year. Marami sa inyo, medyo malalaki ang mga pagsubok nyo eh. And some of you here are almost quitting.